grabe. Pero as convert would be, oh, meron ditong hindi para sa atin. Mm. Meron hindi. Would be pa lang yan. Oh. Inaalam pa lang natin. Oh, pinag-aaralan lang natin. Kung paano natin, eh, kung lalo na sa Pilipinas ka, kita mo ngayon dalawang Hudyo kilala ko pa. Taga-Batangas. Oh. Hindi na Hudyo eh. Oo, oh, kasi wala. Hindi alam. Wala. Wala. Kung sila alam sa Torah. Alam ba yung Gimara? Gimara? Hindi na alam. Hindi alam. Hindi Gimara siguro, alam nila. Gimaras. Doon sa Iloilo. Alam mo yung Gimaras doon. Galing na kami roon. Itong pinag-aaral natin, Mishnah ito eh. Oo, oh, Mishnah. Mishnah. Okay. Ano yung pag sinabing Mishnah, ano ang tinutukoy niya? Di ba yung sabi mo, yung review? Hindi. Review, yung... Mishnah Torah. Dibarim. Dibarim yan. Pero, ang tinutukoy ng Dibarim, ito, Mishnah Torah. Nire-review nito, ang Dibarim. Pero ano talaga ang Mishnah? Law. Ha? Law. Law. Mitzvot. Okay. Di ba yan yung Mishnah sa Talmud? Yung bago mag-Gemara, Mishnah muna. Yung basic law. Actually, ang Mishnah, yun yung Babylonian Talmud. Pagdating sa Gemara, pag-Gemara, Jerusalem Talmud. Yun. Pero ang naging problema lang kasi dyan, sa pagdaan ng panahon, nagkaroon ng dispersion kasi. So, nagkalat ngayon ng mga Hudyo. So, nawala na yung community ng Torah, community ng Mishnah, community ng Gemara. Nawala. So, ang naglikop ngayon yan, alam mo kung sino? Si Judah Hanasi. Ano si? Yes. Si Hanasi. Siya nag-gather. Tipon, ginader niya lahat ng mga... Eh, kaso, naging problema niya ngayon, dalawang klase kasi, Askenaz. At saka Sephardic. Yung naging problema dyan. Kaya, ang ginawa ni Rambam, pinag-aralan niya ng gusto. Yung dalawa. Pinagsama niya yung dalawang. Sa Mishnah Torah. Oo, Mishnah Torah. Mm. Dito. Kaya kaya lang, ganun pa rin. Ganun pa man. Meron pa rin ibang mga controversial issues na hindi matanggap. Dahil sa... Nung kabilang panig. Sa mga kabilang panig. Kasi yung isang kabila, ang lalim na talaga. Ayaw namin niya masyadong stringent. Ayaw namin niya masyadong lenient. Yun, doon siya nag-aaway. Doon siya nag-problema. Yan. O gaya nito, eto, wala namang makakaiwas dito eh. Mm. Si Pardek, Askenaz. Oo, diba, listahan yan eh. 365, ano yan eh, si yung 613 commandments yan. Oo. Ngayon, depende na sa'yo kung paano mo ipe-perform, observe, fulfill. Oh, stringent ka ba dyan? Oo. Or, lenient ka ba? Maluwag ka dyan. Pag lenient, big sabihin, pwede mong gawin, pwede hindi. Oo, pag lenient. Lenient. Pero kailangan, meron ka dyang responsibility. Mm. Meron kang sinasabing, alam mo ang gagawin mo. Oo, tsaka may isasagot ka sa tanong. Kailangan, alam mo ang gagawin mo. Dahil pag hindi mo alam, huwag mong gawin. Dahil hindi mo alam eh. Kailangan alam mo. Mas stringent man yan, mas lenient man yan. Oo, kailangan perfect mo yung mitzvah. Alam mo. Halaka. Kung paano gawin. Oo, yung halaka. Halaka. Yes. Kailangan ko share ang mitzvah mo. Yes. Pag ayon tepilin, dapat ko share, di ba? Kahit sa kasro, meron pa rin yung leniency.
Meron pa rin stringency. Gaya akin yung chit-chit na blue. 'Di ba? Ang Sephard, ang Askenas. Ayaw nila ng blue, gusto nila white lang. White yung lang. Chit-chit, 'di ba? Ayaw nila lagi ng blue. Pikilit. Si Tapira nila, pikilit. Peki yung blue nyo. Diba? Wala namang blue ngayon eh. Oo, diba? Hindi naman na sabihin ng ano, hindi na nakakita na kami ng panibagong replacement na pinagkukuna ng blue. Saan? Na tenta. Saan? Sa dagat din daw eh. Eh, ayaw tanggapin ng mga iba, no, stringent. Yung mga linyan, tinatanggap nila yung blue, tikilit. Diba yung mga latest na bagong labas na talit? Ang problema kasi dyan, nakasulat eh. Kailangan gawin. Tapos, itong mga stringent ng mga rabbis, mahigpit. Sa sobrang higpit, bro, nabi nila, wala na makuha. Wala makuha ang blue. Hindi kayo pwedeng kumuha ng... Kahit saan lang. Kahit ano, hindi. Diba? Kahit na yung caterpillars na ginagawang tela. Oo. Kulay blue, hindi pwede. Oo. Hindi pwede. Hindi naman yun yung dati, yung original eh, di ba? Kailangan yun daw yung sa ano, sa dagat. Mediterranean, see? Oo. Na doon lumalabas yung, ano yun, anong... Snail ba yun? Snail? Snail. Suso? Suso. Na kulay blue ang dugo. Dugo niya? Dugo niya, blue. Grabe naman. Eh, wala na yun daw eh, sabi. No, every 70 years lata. Lumalabas? Lumalabas. Eh, yung tagal. 70 patay years? Patay na yung taon. Oh, paano yun? Hindi niya mapiperform yung tikilit. Oo. Oh, paano yung 70 years sa pagitan niya? Eh, nakasulat niya? Eh. You shall, ano yun? Oo. Put tikilit. Oo. A thread of tikilit. Oh, thread of tikilit. Oh, you should play sa pang-chichit a thread. Isang thread doon sa walo. Oh. Tikilit. Blue. Oo, kailangan blue. Grabe. Eh, wala ka ng pagkukunan. Wala. Paano? Oh. Kaya, kumuha ka naman sa mga tinta-tinta. Hindi pwede. Hindi pwede. Yan ang problema. Yan ang problema hanggang ngayon. Hindi ba? Kaya hanggang yung iba, ngayon. White talaga. Oh. White lang. Pero, huli kong galing sa Israel, may mga tindahan na, bro. Di ba may tindahan. Uwi ka nga nun? Meron ako eh. Na chichit na may blue, na parang may green. Mayroon ko lang sa Antipolo eh. Mayroon blue na green. Diba? Ganda nga eh. Kita ko nga, ganda nga eh. Ang ganda. Kita ko, yung malalaking klase? Oo, yung malataba. Ang mahal. Mahal. Magkano isang set? $175. Oh? Apat na ano lang yon? O yung buong talit? Buong talit. Ang mahal, di ba $30 lang yun? $175. Oo. Mga ganun lang yun. $60, $75. Ito, $175. Oh, grabe. Hindi ko nga alam nga kung... Kasi, ano pa, problematic pa yun dun eh. Oo, di ba? Pinagtatalunan pa. Oo, pinagtatalunan. Hindi mo maisuot sa ano, sinagog. Alam mo ba, kahit si Dor, pinagtatalunan pa hanggang ngayon? Yung... Si Dor. Askin at saka. Si Pardik. Nakakatawa lang. Natatawa minsan ako sa kanila eh. Kaya, ano ba itong mga ito? Hindi ko maintindihan. Naguguluhan ako. Kaya kayo ang gamit nyo? Oo. Iba-iba. Iba-iba si Dur nyo. Oo. Unang-una, nasanay ako si Dur natin. Oo. Tapos sila si Pardik. Oo, iba. Iba yung si Dur nila. Ano dumating yung Yemenite? May sariling si Dur. Siyempre. Ano. Pero... Ang matindi sa Yemenite, sila lang binigyan ng ano, bro. Sila lang na nakakuha ng manuscript. Yung tunay na Talmud. Talmud, Jerusalem, Jerusalem, tsaka Babli. Sila lang, Yemenite. Kaya ano, sulat kamay? Oo, hindi nila nilabas yun. Sila lang. Sila lang. Grabe. Kaya, yung ba naiingit, yung ba yung... Iba naman, ah, wala yan. Mga ganun na lang. Hindi totoo yan. Mga ganun na lang iba. Isang galing aking yung mga bagong labas na Babylonian Talmud na modern na imprinting. Yung ganyan ang style na libro. Oo, oh, ano na yan. Sabihin, commercialized, pero hindi pwedeng. Hindi pinayagan, ilagay lahat.
ang talagang original, yung malaki. Tapos Constantine. Yun ang original. Constantine. Mula, ano yan, respetado yun doon. Honor doon. Yun ang ginagamit sa yeshiva nyo? Oo, yun. Si Goldstein? Oo, lahat. Kahit sa yeshiva ako pumunta. Puro yun. Puro yun. Yung malalaki? Scotentine. Yung bit-bit na mga ano? Oo. Estudyante? Ang bayan ang binabasa ko nun. Sa inyo. Oo nga. Yun ang ano, ano ngayon. Every respect. Wala pang bago. Wala. Hindi pa nagbabago. Scotentine. Yun ang binabasa nila. Saan gawa yun? Sa New York? Ha? Saan yung niprinted? Sa New York? Oo. Hindi, actually, galing sa Jerusalem, yung manuscript. Ang tapo. Printing, New York. Tapos binabalik doon. Sa Jerusalem. Binabalik. Tapos niya doon sa Canada, meron din. Meron din. Yung mga mo-order. Australia, ganun. Australia. Montreal, Canada. Sa synagogue natin, meron. Meron. Makati. Meron. Ah, meron. Constantine. Doon nga, dalawang lugar nun eh. Doon sa pinasukan yung kainan. Meron doon. Meron doon. Tsaka sa library. Meron sa library, meron. Marami doon. Pero hindi pa rin sa kompleto. Hindi kompleto. Hindi 72. Hindi. Ah, hindi. Hindi binibigay lahat. Hindi lahat. Hindi naman magbasa eh. Oo nga. Isa pa kumpleto. Isa nga niya, 1 taon, hindi nyo ba matatapos, di ba? Sabi mo. 1 libro lang, di mo kaya. 1 taon eh, di ba? Grabe, no? Wala, walang mga konturo dyan ng ganyan. Sinagod. Hindi kaya ni Rabbi. Hindi kaya. Niya. Diba yun? Buputak din siya ng diba tanong dyan, no? Siba, bro. Matindi. Rami. May namani lang doon. Sa Israel? Israel, o. Namani lang doon. Teaching. Grabe. Maybe. Partido pa nga, binibili ng chipi. Oo. Sige. Tanong kayo. Torah dyan, sige. Talagang doon yung ano, no? Doon pumapasok sa pagkain yung idea, no? Oo, sa pagkain. Tsaka yung... Saka yung sugar, ano? Sugar. Tataka naman ako, bak, paano ako nagustuhan ni Abraham? Lagi niya ako inuupo sa tabi niya. Dito ka. Tabi ko. Shit, right next to me. Where the talit? Ako lang nakatalit. Bakit? Ewan ko sa kanya. Where the talit? Walang tipilin. Wala. The talit lang. Just sit there. You want to talk, talk. Kasi I want you to be there, right next to me. You like a, you look like a Kohen Gadol. Sabi sa'yo. Kaya pala pinagtatalit ka. Oo. Na-inspire siguro siya, na-inspire siya. Na-inspire siya sa itsura ko eh. Itsura ko. Sabi niya, kakaiba ito. Ba't Pilipino? Ba't ganito itsura nito? Lalo na pag nakatalit ako, sabi na, wow! It's like I'm with a Kohen Gadol. Sinasabi oo, niya. Oo, sabi niya. Kaya pala pinagtatalit ka. Kasi mas mataas ang Kohen Gadol sa ano eh. Oo, sa rabbi, siyempre. Wala, sabi niya. Kaya mo kaya ka Kohen Gadol, sabi. Hindi ka pinagbibirakan. Aaronic ng Diyos. Hindi, ginanong ko minsan siya eh. You want me to recite? Ironic. Sinabi. Ako nagsabi. Ano no, sabi? No, it's okay. Ang takot din siya. Hindi pa sasigurado. Siyempre. Masisermonan siya eh. Pag nabalitaan niya, susumbong siya ng mga estudyante. Pero grabe ang merit na natamo ko rin. Sobra. Oo nga. Yun lang ano bro, yung isang business Shabbat na nawala ng ilaw isang yeshiva doon. Oo, oh, di ba? Yung binuksan mo yung ilaw. Tingaw sila. Laking merit.
buong gabi yun, sayang-saya sila dahil sa pagbukas ng ilaw. Biro mo yun. Buti lang, hindi ka pa nagko-convert. Buti hindi ka pa converted. Lalo na kung convert na. Eh, kung convert ako, hindi ko kayang gawin yun. Hindi magagawa yun, siyempre. Alam mo na eh. Hindi. Talagang sinadyaan niya sa inyo. Oo, di ba? Ano mangyari? Para makakuha ko ng merit. Merit doon, oh. Grabe. Kaya may papel din yung ano eh. Yung non-convert? Oo, di ba? Oo. Pero nakakatawa yung isa kong nakilalang Christian siya. Sa, siguro Messianic siya, siguro parang gano'n. Kano eh. Last ang pera. Ang bayad niya lang service. Oh, service ah? Yung magluto, no? Mag-arrange ng mga libro. Pabayaran mo? Hindi, kaya hindi siya nagbabayad. Ah, yun ang bayad niya sa isiba. Na maghugas ng plato, ganyan, maglinis. Yeah, ayos-ayos ng mga lamesa, gano'n. Kailangan ng lamesa doon, kailangan ng silya doon. Bubukatin niya yun. Yun ang bayad niya? Oo, oh, gano'n. Yun ang bayad niya. Wala siya pera eh. Ayos naman. Okay. Pwede naman doon sa gano'n. Kapag umayag si Rabbi. Okay. Kasi good intention naman siya. Oo. Kaya lang, Christian pa rin. Ah, hindi nagko-convert? Gusto niya mag-convert, hindi niya pa alam paano. Basta kumakatin lang siya ron. Nagpa-plano rin? Pa-plano siya mag-convert, hindi niya alam pa paano. Amerikano talaga? Kanun-kanun. Super, Cincinnati nga eh. Cincinnati bro talaga, puro Amerikano. Kanun talaga. Pwede, nag-usap kami. Nagkataon lang yun, gabi, tapos na ang service. Nagtuwang kami ng dalawa lang sa likod. Meron siyang ano eh, verandang malaki. Overlooking. Mataas kasi, mataas yung Japa eh. Oo. Mataas yun. Kaya kitang-kita mo sa likod. Yung buong Jerusalem. Oo? Kitang, city? Oo. Talaga? Yung ganda, kitang-kita mo yung Golden Dome. Kita lahat. Yung ano, mosque. Pati yung likod nun. Yung likod ng cemetery yun para sa mga Muslim. Ha? Christian. Hindi Christian yun. Siyempre, hindi alam ng Christian yun eh. Yung mga convert, mga Jew, na walang pera. Doon nililibing. Doon nililibing. Sa likod ng mosque? Oo, likod nun. The open yun. Pero yung mga palapit na ng palapit sa hotel. Puro Jew. Million na. Bayan. Isang katawan. Million shekel? Dollars. Yang mahal nun. Siyempre. Grabe. Ah, ito mo. Yung, bakit mahal yung malapit? Malapit sa temple? Okay, malapit na eh. Sa Holy of Holies. Pag-resurrect, di ba? Resurrect. Sa'yo magugulong yung buto, palapit dun sa ano. Resurrect. Nino, si Jesus Christ. Second coming. Antes. Grabe yun. The closer to the Jerusalem, mas mahal ang kasi pansyon doon manggagaling ang Messianic era. Doon. Oo, 'di ba doon sa maano sa templo, doon sa third temple, Messianic era. Yung sa magpapakita. Walang magpapakita. Wala nang time pa ka, 'di ba? Oo. About 5:20. 6:30, 'di ba? Teka, tawagan ko muna si ano. After Pesach. Yung mga ganyang ano, mitzvot, hindi pa tayo obligated dyan. Hindi pa. Pero once na makonvert ka, obligado na. Obligado ko na dyan. Pati tepilin, talik, kipa. Sa lalaki. Kitchit.
Sa babae, wala. Pagdating ng 58th day, di ba 49 yun? Apo. 58th, you shall proclaim a sacred holiday on that self-same day. Grabe yung word nito, no? Self-same day. Self-same. Ba't kaya sinabi self-same? Hindi self. Lang same day. Okay. Self-same pa. May self pa eh. Ba't hindi na lang same day? To rest on the first day of the seventh month. Rest daw. Yun yung Shabbat. First month. Huh? Of this month. The seventh month. You shall have a day of rest to pass on the 10th of this month, Yom Kippur. Mm-hmm. On the 10th of the month, you shall afflict yourself, your soul. Afflict your soul. Oh, magpa-fasting ka nga. Fasting? Yeah. So ngayon, hindi pa rin tayo obligado dyan. Oh, hindi pa. Hindi pa. Pero pag nag... pagdating, pag na-convert na tayo, ako, hindi na pwede. Lampas na ako ng 70. Ah, hindi ka na magpa-fasting? Hindi na. Ah, exempted na ba pag 70? Exempted na pag 70. Sa fasting? Oo, hindi na. Hindi na kaya ng katawan ng matanda. Eh. Oo nga. Kami na lang. Kayo, oo. Ay lang. Ganda nga yun eh. May exception din. Cleansing. Actually, yung matatanda, hindi na kailangan mag-observe nito. Hindi na. Pati mga misbot? Oo, oh, wala na. Kasi hindi niya na kaya yun. Eh, paano yung mga sukot, ganyan? Sukot festival. Kung kaya niya pa, sa buot. Pero hindi na siya obligated. Ah, hindi na obligado. Hindi kasi na. Parang ano na kayo, retired. Kung gusto niya, pwede. Wala ang problema. Pero, pag alam mo nang hindi mo na kaya, huwag mo nang pilitin. Transgress ka lang. Lalo ka lang mahirapan ka. Mag-study ka na lang ng Torah. Oo, pwede pa lang. Oo, equivalent to demo na yun eh. Huwag mo sabihin si Obaria, ganun katanda, 90s na. Oo. Maglalakad pa yun ka. Yun yung papasting yun. Hindi na. Tanda na nun. Ngayon, nakasubsub na lang yun sa libro. Oo. Ah, subsub na lang yun. Grabe, no? Anong gagawin yun sa suka? Sa suko? Ha? Para study pa rin. Sa loob ng ano, double meets ba na yun? Tutura study ka na, sa sukot ka. Maglulundag pa ba yun? Naka muna. Naka muna. Iniikot na ganun, di ba? Wala yun. Hindi nga na kaya yun. Di ba? Hindi pwede. Paano akay doon sa Wailing Wall? Wala, may nagtatayo ba ng sukot doon? Wala ano? Wala. Wala. Kanya-kanyang bahay lang? Kanya-kanyang bahay yan. Makantin lote? Yes. Hindi, may mga apartment mo. Kanyari, apartment ka lang nakatira. Kanyari, nasa third floor ka. Eh, doon. Doon ka. May veranda naman lagi yan eh. Oo. Sa veranda naglalagay. Doon lang sila, no? Sabi nyo, ah, kanyari. Pwede ba ako dyan? Oo, oh, gano'n naman. Eh, dito. Pwede na, oh, aray, pwede ba ako dyan? Hindi na po. Oh, puno na, yung dami ng bisita. O, oh, diba? Huwag nagkabisita yun. Mag-spend the night yun. Nitulugan. Tulugan, oo. Eh. Patutulugin mo yun. Na, po-provide mo ng kama, higaan, unan, o unan, kumot, lahat, pagkain. Mm. Breakfast. Lulab. Uspisin.
So palagay mo kaya si Abadiah naglululampay. Oh, di ba kaya naman yun? Ganun-ganun. Ha? Hindi na. Di na, no? Di na kailangan. Sakit na mga buto. Ano? Pipihit-pihit ka pa nun. Oo. Oh. Oh, kaliwa. Kanan. Mga pag ganun, aray! Aray! Puro ikot yun. Exempted na pala pag 70. Exempted na. Napalagay mo, nagsosyopar pa yon. Kung kaya wala niya pa. Na, hindi na. Hindi na makaihip? Hindi na. Wala na. Yung syopar mo ba nandun sa antipolo? Nandun mo. Hindi ko nagala. Kaya niya. Kukuha din natin yun isang araw. Hashem, Beshat Hashem. To listen to any prophet who will arise in any era, provided he does not add or detract from the Torah's commandment, you shall listen to him. To give charity, you shall surely open your hand to your poor brother. Sino yung poor brother na yun? Hudyo. Yes. Hindi pwedeng Christian. Saka dapat observant, Aki. Brothers mo ba ang Christian? Hindi. Saka Aki, yung mga non-observant, hindi daw dapat tulungan. Hindi nagsasabat, hindi nag-ano. Oo. Oh, siyempre, kasi hindi na sila, idolater na sila. Hindi na sila Jew. Tutulungan mo yung idolater? Diba? may mga rosario sa ano? Sa taxi, taxi driver. Pero I'm sure meron din mga Hudyo na sumasakay sa taxi. Oo. Di ba? Paano yun? May mga ganun bang taxi sa Israel? May rosario? Oh, wala. Wala sa Amerika. Sa Amerika, ang dami. Oh? Ang dami. Mga taxi na may rosario? Ang daming Christian dun, bro. Ang sabi sa'yo. Na katoliko? Hindi lang katoliko. Born again. Grabe. So, pag sinabing brother, so, give tzedakah to your brother, yun lang mga ano talaga mga practicing Jew. Ang alin? Observant Jew. Mga brother na tutulungan mo. Sila yung priority. Yeah. Lalo na kung convert ka. Talagang tutulungan ka nila. Oo. No, kasi commanded Jew sila, di ba? Commanded sila eh. Ito, Hudyo, papa. Sabihin mo, anong gagawin mo dito? Hindi ako nang tulong sa kanya. Hindi ako Diyo. Sa Diyo. Sa Israel. Can you help me? Sabi ko. Sure. Sabi na. What is that? Can you show me where the... Kalimutan ka ng pangalan ng bookstore. Pero sikot yung bookstore na yun. Ah, I know. Okay. Let's go. I'll show you. Sinamahan ka? Sinamahan ako. Ano malapit na? Excuse me. I need some money. Sabi sa'yo? Oo. I need some money. Sabi sa'yo? Can you give me some money? Sinabi niya sa'yo? Sinabi niya. Binigyan mo? Hindi. Bakit ka mo bibigyan? Sabi mo, no, I don't have money, sabi mo. Una-una, hindi. You haven't shown it to me. O kaya nga. So humihingi agad ng pera. Oo. Hindi pa nakikita. Dalawang naisip ko ron. Pwedeng niloloko ka lang. Or nanloloko lang. So hindi niya alam. Na? Yung bookstore.
alam niya, bro. Tama ang ano eh, ang address niya. Kaya lang, yung street na nandun yung bookstore, under construction. Paano yun? May hukay. Di wala. Wala. Wala yung ano. Sarado? Oo. Magbibigay ka? Siyempre, hindi. Wala eh. Wala ka doon sa bookstore eh. Hindi ka nakatulong. Oo nga. Ikaw magbibigay. Sabi ko sa bookstore eh, di ba? Oo. Ang hinahanap ko, bookstore. Ba't din nilang mo ko sa kalsada ng iba-iba? Yung street na yan, yan ang alam ko. Nakasulat eh. So alam niya yung street, baka hindi niya alam yung bookstore. Di sana, dinala ka niya sa bookstore kahit masira-sira yung kalye. Yeah, this is the street, but let's go over there. The bookstore is there. Diba? I'm sure yung ginawa yung kalye na yun, lumipat ng temporary. Ay, yung bookstore. Yung bookstore? Oo. Oh. Or, nagsara mo for the meantime. Oo, oh, temporary close, diba? Ganun yun. Eh, wala eh. So, iniwanan ka nung sinabi yung wala kang pera? I'm sorry, I cannot. Sinabi ko, I cannot. Iniwan ka na? Hmm. Bang, porque hindi siya. Malay kong naluloko siya. Hindi? Oo. Hmm. Loko rin. Kailangan wise ka talaga. Charity, tzedakah. Mm-hmm. We are supposed to give tzedakah to our poor brother, brother in need. Mm-hmm. Except Christian and non. Non-observant Jews, hindi rin pwede, di ba? Yung palang mga sundalo, oh. Tutulungan din. They have to prepare a place outside the army camp for use of latrine. Sundalo yun. Nahudyo. Nakasulat pala sa dibarim din. Tayo maglalagay? Hindi. Yung mga judyo na sundalo. Kailangan sila gagawa. Pag sundalo ka. Magawa ka ng latrine. Latrine, oh. Prepare a place CR. For yourself. Outside the camp. Oo nga, yun ang commandment eh. Yung commandment yun. Meron and prepare ano. A shovel to cover one's excrement. Oo nga, yun nga commandment eh. You shall have a shovel in addition to your weapons. Kaya may pala. Kaya pala may pala mga sundalo. May pala, oo. Kala kung ano lang yung pala. Yung pala pang hukay talaga. Yun, pang hukay sa... Oo. Sa inodoro sa nila. Inodoro. Eh, walang inodoro. Hmm. Hukay ka. Hukay ka talaga. Tatakpan mo na lang. Oh. Kaya pala yung mga hayop talaga. Hukay din. Oo, naguhukay yung mga aso. Tatatay. Oo. Oh. Ganun. Galing ah. Tapos tatabunan nila. Oh. Galing. Galing yun, no? Para nga naman ano, hindi bumaho. Hindi babaho sa kampo eh. Pero mo, daming hudyo nun. 600,000 yung sundalo eh. Diba? Pupupo sila sa tabi ng tolda nila, di ang baho na sa kampo. Paano kung magpe-pray no? Oh, paano kung magpe-pray no, di ba? Lalayo. Kung magpe-pray ka, dapat lalayo ka sa pupo. Lalayo ka sa ehe. Kaya talaga, sa labas sila. Labas ng kampo. Commandment talaga pala yun. To return a stolen object. Stolen object. Eh kung hindi naman siya stolen, pero object siya na nandyan. Napulot mo? Naiwan. Di lost object yun, hindi yun stolen. Lost object? Pag stolen, siguro ninakaw mo. Dapat isoli mo. Oh, yun yun. Yung sa nagnakaw. Ba, ninakaw mo, tapos nakonsyensya ka, ibalik mo. May nakaiwan. Hindi stolen yun, lost din yun. Lost? Pag stolen, ninakaw mo talaga. Eh, ikaw nakakita. O, di soli mo. Lost and found yun. Hindi yun stolen. Hindi stolen. Oh, hindi. Hindi nga. Pero ikaw nakakita nung naiwan. Oh, di soli mo sa... Hanapin mo yung may-ari.
Hindi, Aki, di ba ang ruling dyan? Bakit sabi sa susuli? Hindi mo naman inakaw. Hindi, Aki, sa Sultan Arok, ang ruling dyan, pag Hudyo, ang may-ari na basa mong ganon, Salvador Cohen o Jeff Cohen, suli mo kasi Hudyo eh. Pag Gentile daw, tago mo na. Sa'yo na. Sa'yo na. Bigibigay na sa inyas yan. Hindi obligado si Sole. Pero ikaw, tatago mo. Hindi, kung sa Hudyo nga, susoli ko. Ayan, kung hindi. Ay, hindi ko na bibigay. Alam ko na yung ruling eh. Alam ko na yung halaka eh. Pero ang tanong, kung isusoli mo sa Hudyo at sa Gentile, hindi. Meron kang discrimination doon. Kasi yung aki ang atiran ko dyan, pag Jew, siyempre anak na ng Hashem, kailangan mong tulungan, lalo na obserban. Ngayon, yung Gentile, baka nawala yung kasi punishment ni Hashem yun sa kanya. Pwede yung punishment, pero... Kaya hindi ka obligadong isuli. Sabi ng mga rabay. Assume mo lang yun, pero hindi mo alam kung talagang ganun. Kung nakakailangan siya. Pero the truth of the matter is, kailangan creation niya pa rin yun. Oo. Saka baka kailangan niya. Pambiling gamot. Isa pa yun. Pero kung context mo yung hindi naman siya Hudyo, kaya pwede mo itago. Tago. Tago. Okay lang yun. Wala nang problema ron. Hmm. Di ba? Oo. Oh. Yun ang gusto mo. Halaka eh. Ay, yun ang gusto mo. Oo. Oh. Pero inutos ba yun? Oh, yun ang halaka daw eh. Sabi si Sultan Arok. Itago mo? Oh, tago mo na lang. Sa'yo na yun. Finders keeper. Oh, so, yun, doon kumukontext ang stringency. Oo, oh, saka leniency. Leniency. Kasi stringency, siyempre, hanapin mo pa yun. Kaya. Pumunta ka pa sa Jewish, pumunta ka sa Gentile quarter, pumunta ka sa mga bayan ng Christian, lagay mo sarili mo sa danger, o diba, delikado ka ron. Delikado. Eh, kung puro mga gangster yung bahay niya, mga tambay, na kursunadahan ka, nasaksa ka doon, eh, paano yun? Delikado. Sayang ang buhay mo. Ganap na. Kung ano pumapasok, ano? Oo, oh, okay, di ba? Delikado talaga yun. Kaya huwag mo na iba, soli. Saka sabihin pa nila, ninakaw mo yan. Bad time. Di ba? Di ba? Mga pagdudahan ka pa nung ano. Di ba? Kaya maraming context yun. Kaya yung sombrero na iwan. Doon sa hotel ni Steve Cuban. Yung sombrero na Hudyo na iwan. Sa kwarto ni Steve Cuban? Huh? Sa kwarto ni Steve Cuban? Hindi. Sa kwarto ni Steve Cuban? Sa labas ng kwarto, merong maliit na kwarto, malaki kwarto, pang party. Parang ballroom. Ballroom. May naiwan sombrero. May naiwan sombrero. Kulay itim. Mm-hmm. Pang ano? Ako nakakita. Nagay mo sa kanya? Hindi. Magkasama kami. Umuha. Sabi niya, take it. Take it. Oh. Christian siya. Bakit niya sinabing take it? Eh, hindi naman sa inyo yun. Eh, pareho pa kayong Christian nun, di ba? Oo. Pero, meron na akong ano doon. Noong time na yun, umihiwalay na ako. Ah, oo. May alam ka na. Oo. Sa Talmud. So, kinuha mo? Hindi, kinuha ko. Pero ang feeling ko noon, isusoli ko talaga sa mayari. Ah. Ano na sa isip ko. Pero yung kay Steve Kwan, kunin mo. Well, sa'yo na yan. Sabi niya, mura lang naman yan. Sa'yo na yan, hindi na pabalikan yan. Sabi niya. Kasi alam niya, ganun ang utak ng karamihan sa Amerikano. Oo, oh, ganun. Wala na yan, sa'yo na yan. Hindi na pabalikan yan. Ano oras sila natapos? Kanina pa wala yan. Mga tao dyan. Wala mo na. Hindi, ginawa ko, magbaho sa desk. Binigay mo sa front desk. Somebody will look for this. For give it. Okay. Kinabukasan, pagbaba ko, may kumuha. May kumuha na. Oo. Mayari. O di tama ka. Oo, o di. Sabi, hinanap niya yung sombrero niya. May mahal yun eh, baka mahal yun. Oo. Pagkano yun, Laki, di ba? Mahal kaya nun. Pelt yun, bro. Doon sa Shangri-La, Laki, yung pinagpipintahan ni
Nick. Meron dong pelt na cowboy hat. 9,000 pesos. Walang yun. 9,000. Item? Hindi, iba ibang kulay. May white, may pink, may brown, may black. Basta pelt. Grabe ito, mamahal oh. Mahal ang pelt. Shangri-La, bro. Pelt yun eh. Shangri-La. Alam mo ang pelt, bro? Oh, mamahal. Hindi kayang i-laundry. Iba ang laundry yun. Steam heat. Steam laundry tawag steam mo. Laundry. Steam laundry. Ah, mahal nun. Laundry ilan pa dollars yun? 100? 50? 50 dollars? 60, ganun. 50, 60. Oh? 2,000 plus. Steam laundry. Oh, grabe. Steaming lang yun. Pag labas yun, ganda. Talaga? Malinis na malinis. Malinis. Grabe, no? So, tama ka ron. Lost objects that must be returned. Oo. Stolen or lost? Stolen or lost. Pareho rin yun. To give charity, you shall surely open your hand to your poor brother. Okay? Diyan sa sinagong, nang hindi ko lang mamansyon, matagal-tagal na rin, may dumating na Hudyo na bisita siya from New York. New Yorker siya. Sabi ko, I'm staying in New York for 15 years. Ah, you saw you're a New Yorker too. Sabi ko niya siya eh. Oh, okay. Hudyo siya, bro. Alagang, nag-ano pa siya, nag-sotora reading. Ah, oo. Ang kaya lang, ang sitwasyon niya, passing through lang siya. Ang direction niya, China. Dumaan lang dito? Dumaan lang dito. Sinagog? Sinagog. Para ayusin ang visa. To China? To China, oo. So, inabot siya ng buwan. Tagal. Wala na siyang pera. No? Dito? Dito, oo. Philippines? Eh, nagtataon na tiwalag na ako eh. Uh-huh. Egypt. Wala akong pera. Mm. Eh, ang una kaibigan niya. Gusto niya ako eh. Lalapitin niya ako lang eh. Nung matagal na, sabi na siya na, wala akong konting tulong. Ano yun? Eh, alam mo naman, tanghero lang ako rito. China talaga ako. Naayos ko pa yung aking mga visa. Okay. Ang ginawa ako, sabi ko, alam mo, mali yung timing mo. Kahiwalay ko lang sa misis ko. Ginawalat ang pera ko, ginawalat. Kaya, amo, pag nagkaroon ng pera, tutulungan kita. Ayun, nabigyan ko siya ng 1,000, tapos pinapakain ko siya sa Starbucks. Kape, yun. Tuwan-tuwa siya siya, bro. Oh, laking bagay niya. Alam mo, bro, sabi niya sa akin, inamin niya talaga. Bro. Sabi niya, Mika pa rin ang tawag sa akin. Mika, I am prostrated. I am disappointed. Why? Because I've been here for over a month in the synagogue. I've been asking for help. Sa iba, sa iba. Help! Financial. Kahit pa pamasahin man lang. Oo, pangkain. Wala bro, magbibigay. Talaga? Ikaw lang? Ako lang ang nakapagbigay. Kahit siramay? O siramay. Lalo na. Grabe. Doon ako na ano eh. Hindi ko maintindihan bakit. Ako ba nakatulong? Eh yung mga yun, milyonaryo mga yun. Okay nga, di ba? Eh yaman ng mga... Yaman ng mga board. Mga negosyante sa Makati. Wala man lang mga pagbigay. Ano well, sabi yun? Nga ni Rabbi Misraki Ake, ang dami na rin niyang mayamang nilapitan for donation. Talagang pinagmamalaki niya is my videos. Million of viewers worldwide. 10,000 convert worldwide. If you donate $1,000, I can gain more soul, win more soul. Wala, hindi nagbibigay. Sabi, excuse me, I have appointment. Iiwanan siya kahit $1, hindi magbibigay. Samantala yung mga estudyante,
Hey, Rabbi, I heard you, Rabbi. I want to donate you my last money, $180. Walang pera yun. Walang pera yun. Use this money for your CD. $180. Bibigay lahat ng baon ng bata, bibigay sa kanya. Mahirap. Kami, mas buti pa yung mahirap nagbibigay. Jew yun. Hudyo. Yung mayayaman, wala, Rabbi. Mga milyonaryo, wala. Wala nagbibigay. Nakakabangas na yun saan. Diba? Amen. Inaasahan natin, Hudyo, kung magiging example natin. Example natin. Hudyo, ang ating mga kuya, di ba? Mga elders, mga example, ating model. Example, ating pinatutunguhan, pinag-aaralan, di ba? Pinakitinggan. Di ba? Ang dami nila dyan. Ang dami nila dyan, di ba? Hundreds. Grabe. Nakita ko na yan, senaryo na yan dyan. Yung sinasabi ni Mr. Kate. Madalas siya dyan sa sa Staten Island. Yung Staten, Jewish community rin yan. New York? New York, oh. 5 yan eh. 5 boroughs ang New York eh. Isa dyan ang Staten. Daming. Pero, ano ka? Nakaka-dismaya doon pag na-discover mo. Wala talagang tumutulong. Yung nga daw ano eh, yung... Di ba dinilipat ni Donald Trump yung embassy sa Jerusalem? Hmm. Wala, mas marami daw galit na Hudyo kay Donald Trump. Bakit? Eh, they transferred that embassy to Jerusalem. Nagkagalit pa sila. Bakit? Eh, dapat daw sa Tel Aviv, pero... Wala rong magagalit ng mga Muslim, ganun. Tapos kinakampiha pa nila yung mga... Patakot lang sila sa... Ano? Mga Palestinian. Yung mga Hudyo na yun, patakot lang sila. Takot sila, sa gera. Sa gera, tsaka yung ano, yung Chichidaka, ganun. Oo, Chichidaka. Yung Chichidaka sila eh. Oo. Yeah, wala talaga yun. Majority talaga, sabi ko nga sa'yo, mas konti talaga, kahit Hudyo na mismo, sa 14 million Jews worldwide, less than 1 million ang ano, observant. Nagsisyabat talaga, nagtitsidaka. Kaya nga ano eh, ang nakikita ko na lang dyan aki, tayo na mga converts to be, sana maging ano tayo, yung challenge ba? Mag-challenge sila sa atin. Na sila na, kagaya nung nangyari sa'yo sa Australia ba yon na yung isang Hudyo na nakatabi na yung talit, kung makausap ka, biglang paguna, oh. Binawi. Pinaguna. Nilabas niya ulit. Ng Christian. Oo. Oh. Biro mo. Sana maging challenge tayo sa kanila na ano, para magbalik loob sila sa Torah. Nagsidaka ka naman siya eh. Ah, sa'yo? Nagbigay ng cheque sa akin. Pero yung gesture niya na yun, para bang tulungan mo naman ako sa sitwasyon ko. Ah, sinabi niya. Hindi, nababasa ko lang. Pero ganun yun, just yun yun na pagbigay ng tsidano. Ano, huwag mo akong kalimutan. Pray for me, ganun. Alam ko, visit me. May mission ka. Sama mo ako sa mission mo. Ganun yun. Kailangan din nila eh. Siyempre, tao rin sila eh. Oo, tao rin sila. May tsarhara. Ay, yung mga Gentiles niya, kinrate din naman niya siya niyan. Eh, siguro ang purpose natin, Ari. At saan man tayo mapunta, purpose natin. Hindi lang to challenge the Filipinos to consider Torah, kundi yung mismo mga Jew to consider Torah. Hindi, lalo na sila, di ba? Na-rebukin natin sila sa ating page, sa ating service, sa ating ano sa kanila. Ba't itong mga gentle na to, mga convert na to, ganun, bakit kami hindi, di ba? Wala, ano na sila eh, nabulag sila. Ang matindi rito kasi, nalalaman natin eh, ngayon, because we are studying, learning about the life of the Jew, culture. Na, ang matindi rito, nalalaman natin yung ating responsibility sa kanila. Sa kanila.
At sa atin. At sa atin. Sa ating mga tao. Bansa, oo. Oh. Sarili natin mga kababayan, mga Pilipino. Oo, kaya nga. Grabe ang responsibility hindi, natin. Kasi ano yan, di ba? Aki, pwede natin sabihin Emmet yan, eh, di ba? That's the real situation ng mundo. Eh, salit na ma-discourage tayo, di let's, ano, pinagpipray ko nga na tuloy-tuloy na yung conversion mo. Yung ordination mo sa rabbi para... Pero kasi nga, it's not a picnic. Oo, oh, talaga naman. Hindi siya picnic. No, na, ano, totoo yun. Kung sa totoo lang, lalo kang pumapasok sa kahirapan. Hindi nga convert. Kasi, sinagog pa natin eh, ganyan pa. na makakita mo si Orlando, yung mga kapatid niya na Pilipino na ganyan. Intimidating. Sabi siguro niya si Sam, ano? Suko ba kayo? O tutuloy ba kayo? O ano? Kailangan ko ng mga ano. Ito nga, isa pa ito natatauhan ako. Tapos na yung service mo. Shabbat. Ano na? Abdala na. Ha? Abdala. Hindi. O, shakarit. Kasi tapos ng shakarit, mga alas 12:30. Lunch. Then nag-ano na kami, patas na aleno. Ryoma, nagliligpitan na ng mga talit. Talit, mga sidur. Ah, wala ko tiglin. Biglang may darating na Hudyo ko. Late. Mga late darating. Late, isipin mo, late. Tapos na, may darating pa. Tapos na, dati. Bakit pa siya darating ng late na? Ang gagawin niya nung kakain. Sabi ng kapwa nito. Ano ginagawa mo rito? Sabihin, better late, never. Late ka na. Better late than absent, sabihin niya. Diba, lahat may katwiran eh. Tapos kakain doon. Anong ginagawa mo rito? Tapos mag-miming ka. Kakain, tapos mag-miming ka. Uuwi na, pagkakain. Ewan ko. Yung iba ba kumakain pa, umuwi na? Pero ano yan, pagkakabit ng... Service. Pag bumiming ka? Yung babalik, magmiming ka, yung bumabalik. Pero konti na lang yung bumabalik. Doon na lang yun, sa baba. Ah, sa library. Mga tatlo na lang, lima, ganon. Marami na pito, ganon. Walang minyan. But tapos, Abdala. Please ka na, pag walang minyan, hindi na tinutuloy. Ah, pag walang minyan. Eh, tambay na lang kay Ron. Kwentuhan na lang, tapos kakain. Tumukwentuhan doon ba? Dining? Tapos, Abdala na. Abdala na. Tapos ng Abdala, uwi na. Uwi na? Wala nang dinner. May iba, hindi na nga makakit na Abdala. Babayad ka pa. Kasi, may bayad na naman. Siyempre. May dinner. Oo. Wala kami ba yun eh, kasi may dinner. Line! Maroon kasi.